Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Maris. Noong pagdating namin mismo sa loob ni Selena, ay may sumalubong sa amin na mga apat na tao. Agad naman itong ngumisi sa amin at nagwika ng, "Hello po ma, magandang hapon po. Kayo po ba si Maris? Yung nagpa-reserve kahapon?" Wika pa nun sa isang babae na naka-uniforme ni Selena. Tumango naman kami sa kanila at bumawi ng ngiti. Bilang paggalang, maya-maya pa ay nagwika ulit ito sa amin na sumunod raw kami sa kanila. "Halipo kayo ma'am, sumunod kayo sa akin. Bago ko po kayo dalhin sa magiging kwarto niyo, ay meron lang kaming ipapakita sa inyo. Tiyak na matutuwa kayo. Welcome na welcome po kayo rito ma'am. At sigurado ako na mag-i-enjoy kayo." Wika pa nun sa babae ni Selena. Matapos yun ay nagkatinginan kaming magbarkada. At walang ano-anong ay sumunod na rin kami sa babae. Habang nakasunod kami ni Selena ay nagpalingalinga ako sa paligid. Napansin ko lang na wala akong nakitang ibang tao roon, maliban lamang sa kanilang apat at sa amin. At hindi lang yun, Miss Selena, para bang nakakatakot ang isla na iyon. At maya-maya lang ay bigla na lang nagsitayuan ang aking mga balahibo. Kung kaya't lumapit ako kay Ella at binulong ko ito sa kanya. "Ella, natatakot na ako. Bigla na lang nagsitayuan ang aking mga balahibo. Napansin mo ba ang paligid nila? Ang dami mga puno. At tila ba parang hindi na ito nila inaalagaan?" Wika ko pa nun kay Ella ni Selena. "Ano ka ba Maris? Tumigil ka na nga dyan. Para kang bata na takot na takot. Ano ka ba?" Wika pa nun ni Ella sa akin. Maya-maya pa ay nakarating kami sa isang malaking silid. "Ma'am, nandito na po tayo. Tara, pumasok kayo sa loob. Meron kaming sorpresa sa inyo." Wika pa nun sa naka-uniforming babae. Noong pagbukas ng babae sa pinto, ay nagulat kami sa aming nakita ni Selena. Dahil sa sobrang dami ng pagkain na nakalatag sa mesa. Para bang may fiesta sa dami ng mga pagkain. "Wow, ang dami naman nito ma'am. Para kanino to?" "Para sa inyong lahat yan. Pa-welcome namin sa inyo. Sige na, kumain na kayo. Alam kong nagugutom na rin kayo sa biyahe. Magpabusog lang kayo ha. At mag-enjoy kayo dito sa isla namin." Wika pa nun sa babae na sabay ngiti sa amin. "Naku, ang dami naman nito. Kami lang ba ang kumain?" "Oo, kayo lang. At tapos na rin kumain ang iba. Hinanda po talaga namin yan para sa inyong mga bisita namin. Huwag kayong mag-alala dahil ganyan kami sa tuwing may mga bisita kami dito sa isla." Wika pa nun ng babae sa amin. "Wow, ganun ho ba? Salamat po ma'am. Ang ganda naman pala dito." Sagot ko pa sa babae. "Sige ha, maiwan muna namin kayo. May gagawin lang kami sa labas. At kung tapos na kayong kumain, ay tawagin niyo lang kami para ihatid namin kayo sa magiging kwarto ninyo." Matapos yun ni Selena, ay lumabas na rin ang babae sa silid. At habang kami naman sa loob, ay hindi kami makapaniwala. "Guys, ang ganda naman pala dito sa isla nila. At ang bunga ng pa-welcome nila ha. Tignan niyo. Ang dami mga putahe at mga paborito ko pa ang mga yan." Wika pa nun ni Ella ni Selena. Habang ako naman ay nakatitig lamang sa mga pagkain. "Oo tama ka. Maraming ang pagkain pero parang bigla na lang akong walang gana." Wika ko pa nun sa kanila ni Selena. "Ano bang nangyari sa iyo Maris? Kanina ka pa ha. Okay, kung ayaw mong kumain edi kami na lang." Sagot pa nun ni Ella sa akin. Maya-maya pa
ay nagsimula na rin silang kumain. Pinapakita pa nga nila sa akin kung gaano sila nasasarapan. Ang sarap. Kumain ka na, Maris. Ang sarap ng mga karni nila at ang lambot-lambot pa. Sige kayo na lang, mamaya na ako. Habang pinanood ko sila, Miss Elena, ay napapansin ko na para bang ang bilis nilang kumain. Nagulat lang ako dahil hindi naman sila ganyan kung kumain. Dahan-dahan naman kayo. Ano bang meron sa pagkain na yan? Bakit kayo nagkaganyan? Wika ko pa nun sa kanila. Ngunit parang hindi nila ako naririnig. Ilang ulit ko pa itong sinabi, Miss Elena. Ngunit hindi na ito sumagot. Kung kaya't dahil doon ay nilapitan ko sila. Guys, kanina pa ako nagsasalita. Hindi niyo ba ako naririnig? Ano bang meron sa pagkain na yan? Sigaw ko pa noon sa kanila. Maris, hindi ka makapaniwala. Ang sarap ng mga pagkain nila rito. Ngayon lang ata ako nakakain ng ganitong klaseng ulam. Wika pa noon ni Ella habang punong-puno ng pagkain ang kanyang bibig. Sa mga oras na yun, Miss Elena, ay parang gusto ko na rin tikman ang kanilang mga pagkain doon. At walang ano-ano ay agad na rin akong kumuha ng aking plato at kutsara. At saka pinuno ko ito ng mga pagkain na gusto ko. At noong pabalik na ako sa aming pwesto, ay bigla akong nabitawan ang aking dalang pagkain. Naku, ano ba to? Parang ayaw akong pakainin na. Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Elena. Agad ko namang nilinis ang sahig dahil baka pagalitan ako. Habang iniisa kong kinuha ang mga tumilapo na pagkain, ay meron akong napansin rito. Ano to? Daliri to ng tao ah. Bakit eh? Hindi ko to nakita kanina. Anong ibig sabihin nito? Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Elena, na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Guys, wala ba kayong napansin sa pagkain? Kanina pa kayong kain ang kain dyan. Hindi nyo alam, hindi kayo makapaniwala sa nakita ko. Mahina ko pang sabi sa kanila. Ngunit parang hindi nila ako narinig at nagpatuloy lang ito sa kanilang pagkain. Ano ba? Makinig naman kayo sa akin. Kanina pa kayo ah. May mali sa kinakain nyo. Hindi nyo ba napansin? Ito, tignan nyo. Yan ang nakita ko sa pagkain. Kaya tumigil na kayo.